Nandito po tayo sa ating mini library na ngayon ay gagawin ng bahay. Kaya naisipan po ng team na ngayong araw ay mag-focus po muna tayo sa pag-aayos. Kasi kahapon inumpisahan nila Kuya Akil at ni Kuya Gabo. Sabi ko ano na lang natin yung na ma-furnish yung ilalim at saka yung iba pang gagawin. Kasi si Tito Bong, ayan, nagbigay po siya ng pampagawa ng lababo. Ayan, thank you po Tito Bong. Kasi itong library natin, actually wala siyang lababo dahil nga ano lang siya. As in library lang siya nung time na pandemic. And ngayon, para magamit at maging comfortable yung titira dito si Lorna at saka si Veronica, yan, to the rescue si Tito Bong na magawa ng maayos na lababo. Thank you so much din kay Tita Lily Dinero sa binigay niyo pong 1,000 pesos. At si Tita Mayang, salamat sa all-out support sa magkapatid. Yan, unti-unti po nating papaganda. At gusto rin natin na maging comfortable sila sa paglipat po nila dito. Binta na po ito dati kaponi, ngayon para magawa ng lababo. Kaya pinatanggal ko na lang. At ito po yung nagawa nila Kuya Akil kahapon. Na-finish na po yung poste. Ito pipinturahan po natin ng ibang color. Ayan. Medyo maganda-ganda na. Parang kondo na. Kondominyo. Okay, so sa taas, kaponi. Kahapon, pininturahan nila Kuya Gabo yung kisame. Ayan, okay na po yan. At least hindi na mainit. Lalagyan pa po natin dito ng harang para hindi mahuhulog. Dito sila dadaan. Siguro mga tubular na ano, yung i-re-railings po natin dito para safe. Tapos plano po natin gawan dito ng cabinet or lagayan nila ng damit. Pag nagkaroon tayo ng kondo, tsaka yung mga poste na yan, ano pa yan nila Kuya Akin, i-skim coat at pipinturahan. Yan. Meron naman silang foam, kahit mag-foam lang muna sila dito dahil lang naman siya. Board, plyboard, kaya hindi masakit sa likod. Ang bintana ay yan, maganda. Tita Buena Potter, thank you sa pabintana sa ating library. Ayan. I-open lang nila yan, siguradong malamig. Tapos may ilaw na din yan. Shout out Kuya Goring. Salamat sa pagkabit ng pag-install ng kuryente po dito ng ilaw. Meron pong saksakan yan dyan sa gilid. Ito, papalitan po natin ito ng bakal na hagdanan. Ano lang to, pansamantala ka po ni. Pag nakaipon-ipon ako sa ating sahod, mapalitan siya. Para i-ano lang yan, itotox or i-welding siya. Yan, at yung ating CR, thank you so much po Tita Mel sa mga nagbigay ng tulong sa ating library. Medyo maayos na din to kapo, pwede na magamit nila. Yan, may tubig, may shower, at kay Tita Katcha, thank you po. Ang mga kaponi natin ay nagtulong-tulong po nung last year para mabuo po natin ito. Kaya nung hindi pa natin to inaayos, dito po yung team nagpapahinga. Pag may bisita tayo na malalayo, taga-malayong lugar, dito sila nagstay. Kagayahan si Tatay Bernardo. Pag napupunta po dito, ito po yung gagamitin natin. Ayan, tapos bumili rin tayo ng gripo niya. Grabe, isang ganito, 400. Ganun na kamahali yung mga materialis. Tapos meron tayong biniling lock para dito sa pinto. Para pag matutulog sila may doorknob, meron pang double lock sa loob. So yung ating sink ay stainless po ito. Yan. Dito ilalagay yung gripo. Malalim siya. Pwede sila dito maglaba kaponi. Yan. Tapos ito yung mga kasama niya. At nabili rin tayo ng extra na pintura.
Para naman to sa dingding, pipinturahan po natin ngayon. Yung ginagamit mo ngayon, Kuya Gabo, para saan yan? Haligi, sir. Ah, sa haligi. Yung haligi natin, puti lang. Tapos yung, yun yung may kulay. Yung nag-deliver ng materialis. Yeah, mag-Jollibee ka. Okay. Okay, ito po yung ating tiles na gagamitin din sa labaw. Ito yung sa walling, Tita Wanda, no? Yeah, maganda yung color niya. Makintab. Ito naman yung sa flooring, niya sa lababo. Ito na lang niya, ano yan? Ha? Sakto na, oh. Ito na yung ano niya? Oo, may abang na dyan. Makat na lang dyan, putol na lang dyan. Tobo na, one half. Dire-diretso na. Okay. Tapos pwede silang magtanim dito. Ano? Actually, nagtanim tayo dito ng garden contest ni Tito Bong. Yan pa yung mga ginamit natin. Damuhan lang to, pwede magtanim ng mga gulay. Panandali ang pag-ano. O talbos, pang ulam-ulam. Ayan, kaponi. First coating po natin. Medyo lumiwanag. Gumanda na. Ayan. Isi-second coat pa po natin yan. Para mas ano, lalong gumanda. Ayan, si Kuya Akil nagpo-coat po dito. Sa labas. Ayan. Lunch break muna mga kaponi. Hello kaponi. Eating time. Eating time. Shout out Tita Beth. And I love you. Hindi niya makalimutan si Tita Beth. Tita Beth, shout out. Lunch time na po. Ayan. Uwi na si Gavin bukas. Tsaka si Mami. Kaya pala aalit punta ng Tacloban. Punta ng Tacloban. Sundin mo, si Gavin. Huh? Sundin niya bukas. Ayan, meron tayong adobo. Ayan. At kanin, saging. Sige, kain po kaponi. Cute. And?
Who will live here? Ate Lorna and Ate Veronica. Why they're gonna live here? Because they don't have house. Yes, so we need to give them space. Their home. Okay. And they are part of our family now. Okay. So you will. Because we're gonna welcome them. Yes. When they arrive here. Yes. And you have a new ate. But my real ate is Ate Shana. Yes, but consider them as your new ates, okay? Yes. Yeah. Anong inano natin yan? Kuya Gabo. Very much na siya. Buti natatanggal pa din sa linoleum, ano? Kailangan siguro alcohol. Tubig. Tubig lang? Ayan. So, bukas, ito po yung kanilang gagawin. Yung lababo po. Kasi ngayon, pinornish muna. Talagang pininturahan muna. Kaya bukas natin gagawin dito yung lababo. Lalagyan nila ng bakal. Tapos, pluploringan siyang pa ganun. At itatiles natin. Meron na tayong tiles. Cemento na lang. Bukas tayo bibili. At saka yung pang gamit mga buhangin at krabita. Ayan, okay na siya. Maliwanag na at saka naging malinis tingnan. No, at iya. Ito na lang yung sa gilid. Lalagyan pa natin ng finishing na semento bago ikaw bukas. At ayan yung ating nagawa ngayong araw. Hopefully bukas maano natin yung lababo para so may mga gagawin din sila Kuya Akil in the coming days. Next week, mag-mission na po tayo sa malalayong bayan ng Western Samar para lahat maikot natin, lumawak po yung ating mga pagtulong, hindi lang dito sa Borongan. Oh, I forgot to shout out to you, Tita Beth. Tita Beth is watching always. Yay! And Tita Mel. Tita Mel. But Tita Mel even didn't come here. She's gonna come here on the next month. The next month? Mm-hmm. And also, say hi to Lolo Bong. Hi, Lolo Bong. Thank you for everything. Thank you for everything. Okay. Ayun, parang ano na siya. Wala ka nang makikita. Oo, yung tusok-tusok. First layer, ganyan, Christmas coating. Ito na yung uso ngayon, Kuya Akil, ano? Steam coat na. Dati nilalason pa. Oo, oh, yung ano, pininto. Pinitreat pa. Pininto lang na, puro. Mas okay yung ganito. Mas okay, kasi yung puro, bibitak-bitak. Pag tumatawa. Ganyan siya kapuno. Para siyang sobrang pino na powder, tapos lalagyan ng kunting tubig, saka siya naman imimix, kukuha ng kunti, saka ipapahid. Mabilis siya gawin kaysa doon sa ititreat, no? Yung semento. Mabilis. Yung taas niyan kapon dito kasi lalagyan pa natin yan ng kisame. Matatakpan po yan yung mga in-between. Ayan yung sa semento at saka sa bubong. Na gaganda po yan pag na-cuberan po natin ng kisame at saka hard flex na pinaka-kisame niya. Pati yung dito. Kaya kahit hindi siya masama sa pag-put, pag-finish, hindi siya makikita kasi makukover nga po. Ayan. Ayan, meron po tayong blessings kapon eh. Dahil masisipag yung ating team at talagang all out yung support para sa ating ginagawa, sa pag-mission. Si Tita Mayang nagbigay po ng pagmamahal. Palakpakan muna. Para dito naman po yun.
Yeah, Nala, ilan pa sila? 2, 4, 6. Pinapabigyan kayo ni Tita Mayang ng pa 500 pesos. Yeah. Happy? Yeah. Happy? Happy. Kuya Akil, galing kay Tita Mayang. Thank you po, Tita Mayang. Tita Wanda. Salamat po, Tita Mayang. Kuya Gabo. Salamat, Tita Mayang. Kuya Iman. Thank you po, Tita Mayang. Thank you po, Tita Mayang. Sa gitna. Thank you. Ate Iya. Thank you. Thank you, Tita Nini. Yan yung napanalunan ni Tita Nini sa raffle. Binigay kay Iya. Mm-hmm. Tapos kay Ate Ruby. Oh, Ate Ruby. Thank you, Tita Mayang, sa pag-share ng blessings sa amin. Maraming salamat. God bless. Diba, thank lahat you. May blessings. Yes. Opo. Tapos si Tito Bong, sabi niya, bigyan daw ng isang 10 kilong bigas si Kuya Gabo. Wow. At saka yung Christmas pack natin. Kasi para mas ganahan pa magtrabaho si Kuya Gabo, Kuya Phil. Ano? Salamat, Tito Bong. Hindi na yung papasundo. Hindi naman papasundo. Kay Baby Grace na lang magpapasundo. Oh, isama yan doon kasi. Joke tagal lang. Na. Oh, namimiss ka ni Baby Grace. Tagal nang hindi sumasama sa mission. Sa sunod na mission sama ka ha. Upo, sir. Gusto ka lang niya makita. Upo, sir. Pagbigyan muna kahit isang ano lang, pasya lang doon. Para makita ka lang. May dilaw. Salamat. Isa doon. Thank you. Saan ka pa? Para lang ganahan siya mamili na magtulong sa atin. Opo. Kasi namimiss to lagi ni Tito Bong, bihira makita daw eh. Yun nga lang, mayroon siya kasing ginagawa din. Ano? Opo, sir. Nagtatanim ng palay. Opo. Okay, so ayan po mga kapwani, itutuloy lang po natin bukas ang ating pag-aayos. Ayan, thank you sa ating mga katim kay Kuya Akil. Ayan, Tita Wanda, Kuya Gabo. At yun, bukas gagawin natin yung lababo at saka mag-update na lang po tayo sa mga ibang magagawa natin bukas. Yan, salamat Tito Bong at opo, kay Tita Mayang, Tita Lily Dineros, lahat po ng katuloy na sumusuporta, lahat ng ating sponsors. God bless at ingat po tayong lahat, bye bye. Bukas na lang ha, huwag kang malate. Oh, sige na. Ah, si Tita Wanda uwi na din. Sige, ingat kayo. Thank you, thank you. Bukas na lang. Magandang oras po mga kaponi. Update po para sa check up ni Veronica kahapon. At ngayon lang po namin nakuha yung resulta ng ECG. Tsaka yung sa kanyang urinalysis. Ngayon lang po nabasa ni Doktor. At yung sa urinalysis niya ay good news po at wala naman po siyang UTI, negative naman. Normal lang naman po yung kanyang resulta ng kanyang urinalysis. Yung resulta po sa ECG niya, mabagal po yung kanyang heartbeat. Pero okay lang naman daw po yan kasi baka daw nagpupuyat, nagpapa-stress si Veronica. Tsaka nag-iisip ng kung anong mga problema kaya pinaiiwasan ni Doc na huwag masyadong magpa-stress tsaka huwag masyadong magpuyat. Binigyan po siya ng vitamins, ascorbic acid, putin C at tsaka yung sa ferrosulfate. Yung sa ferrosulfate, ititake niya po 1 week before siya mag-menstruation at tsaka pagkatapos niyan, stop. Tapos naman, pagkatapos ng kanyang menstruation, mag-take ulit siya ng 2 weeks before and after po siya mag-take ng kanyang ferrosulfate kasi nga mababa yung kanyang hemoglobin. At yung sa ano po, binigyan din po siya ng resita ng omeprazole kasi minsan yung pananakit niyang kanyang sikmura, minsan daw nagre-reflux sa kanyang tiyan, yung acid. Kaya baka daw po umiinom ng mga yung mga may kulay na inumin kaya iwasan daw po muna uminom ng soft drinks, coffee, saka yung mga chicheria, yung mga maaalat, iwasan daw po. At yung sa binigyan po din po siya ng ano ng sheriffer 30 tablets din po yung tinatake sa kanya. At yun po at
yun lang yung hindi maganda yung kanyang hemoglobin ay masyadong mababa. Pero sabi na hindi naman daw masyadong nakakabahala. Kaya daw po yan na bawiin sa mga pagkain na gulay, katulad daw ng malunggay, yung mga talbos ng kamote, basta kayong mga green leafy vegetable, yun na lang ang kainin mo. Kahit na pag nakabawi ka niya, kahit hindi ka na mag-take ng ferrosulfate, kasi mas mabisa yun pag yung mga original na ang tawag niyan, yung mga natural lang na kinakain na gulay na nakakapagpadagdag ng ating blood ng dugo natin. Maraming salamat po sa kay Dr. Plana at nagbigay po siya kahapon ng libreng mga multivitamins sa triplets. Thank you. God bless you po, Doc. So, ayun po, Tita May. Thank you po sa pagbibigay sa akin ng pagbigay ng para sa aking pagpapacheck up at malaking tulong na din po yun. Tsaka, thank you Lord naman po at tsaka normal lang naman po. Thank you po. Sana i-bless ka po pa ni Lord ng marami. Tsaka, stay safe always. Thank you po. Okay, welcome. Thank you Tita Maribu Soriaga. Tsaka sa Pony Blood, thank you sa lahat po ng mga Kaponi Family Sponsor. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po, Tita Maribu, sa pag-sama sa akin.